Hi! Good morning mga meme! This is Rico Moore and welcome back to my channel! O, isang bagong araw naman po sa inyong lahat ha mga meme! At ngayon po ay magbabahagi naman po tayo ng isang napaka-powerful na ritual na pangontra laban po sa mga sinasabing mga salita o mga sumpa ng mga taong galit sa inyo ha mga meme! Opo, yan po yung gagawin natin ngayon kasi nakos Mariosep, yan po yung nakakatakot ha mga meme, lalo pa sa panahon ngayon. Yung mga taong lagi na labang may mga maldisyon baga sa inyo, yung lagi na lang may mga palpadhangin, yung lagi na lang kayong inuusog ha mga meme, at lagi na lamang kayong isinusumpa. Nako po, kasi alam nyo po ba, yung mga salita ng ganyan na mga taong mga walang hiya talaga at kapag kayo po yung natalaban yan ha mga meme, dinikitan yan at lalong-lalo na kapag kayo po yung may mga pinanggagalingan at pinang huhugutan na galit nila ha mga meme, eh maaring yan po talaga tumalab sa inyo. Opo mga meme, kaya naman ngayon po ay may i-share tayo isang napaka-powerful na pangontra dyan laban sa mga ganyang mga maldisyon at mga sumpa ng mga taong mga walang hiyang yan ha mga meme. Nakos Mariosep, nakatakot ha mga meme, pero kayo matakot ha mga meme kasi marami naman po tayo magagawang pamamaraan para makontra po natin yan, at isa na nga po ang ritual na ito. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano pong napaka-powerful at napaka-positibong ritual na ito na maaaring makakontra dyan sa mga sinasabing mga sumpa ng mga taong mga walang hiyang yan, nakos Mariosep, panoon nyo lamang po ang video kong ito. O, shadow mga meme! So yun po ha mga meme, ngayon nga po ay may i-share tayo isang napaka-powerful na ritual na pangontra laban nga po doon sa mga sinasabi, mga maldisyon nga po at mga sumpa-sumpa ng mga taong yun nga, wala naman tayong ginagawa masama sa kanya, lagi na lamang galit talagang tayo, lagi inuusog nila. Nako, yan po yung napakasama ha mga meme. At alam nyo po ba mga meme, ng isang form po ng sumpa, kapag halimbawa kayo po may mga napansin ng mga taong laging dumudura sa harapan ninyo ha mga meme, o halimbawa ay dumadaan lagi sa bahay nyo at sa pintuan ninyo, dumudura sila. Nako, yan po ay isang way o isang paraan ng panunumpa ha mga meme. Maaaring kayo po ay pinadadalhan niya ng mga masamang mga panalangin nila. Kapag kaganyan bawa kayo po ay nakasalubog ng mga taong ganyan, tapos masama ang tingin sa inyong ganyan, yan ha mga meme. Tapos kayo biglang duduraan sa harapan niya. Nako, asahan nyo, may kasamang sumpa yan ha mga meme. Nako, ako'y may taong ganyan kilala. Yung lagi na lamang duranan dura kapag nakasalubong ko, ba'y kinokonta ko naman siya. At alam niyo ba kung ano pong mainam na makakontra dyan? Halimbawa, kaya kasalubong yung ganyan. Titigan nyo rin siya sa mata ha mga meme. Tapos alam niyo, ang gawin niyo naman po, murahin niyo siya. Oo, yung sa isip niyo lang po, huwag niyo masasabihin na sa harapang bawa, baka naman, nako, mag-iskandalo kayo dyan sa kasada. Sa isip niyo lang po ha mga meme, murahin siya. Kung bagay kukontrahin niyo yung mga sumpa na pinadadala niya sa inyo ha mga meme. Tapos, dumura din kayo. Pagkalampas niya, dumura din kayo ha mga meme. Ikokontrahin niyo po yan. Ang mainam naman pong gagawin ninyo mga meme ay ganito. Kayo po'y tumingin din sa kanya. Tapos, murahin niyo siya sa isip niyo. Kumbagay, kontrahin niyo yung mga sinasabi niya. Sabihin niyo, ikaw walang hiya ka, hindi tatalab yung mga sinasabi mo sa akin, yung mga sinusumpa mo. Babalik yan sa'yo. Binabalik yan sa'yo. Tapos, pagkatapos po nun, pagkalampas niya, dumura naman kayo sa likod niya. Duraan nyo rin siya mga meme. Nakos Mariosep, parang napakasamlang. Hindi po, ganun po kasi talaga yan ha mga meme. Kasi alam niyo po ba mga meme, nasabi ng mga matatanda, kapag ka daw po yung mga ganyang pagdura-dura sa harapan ng tao ha mga meme, kabastusan yan, kawalang respeto yan, at minsan po yung ginagamit nga po nila yan para kayo bigyan ng maldisyon o sumpa. Ako po, si Mariosep, hindi nyo alam, mamaya-maya, dinuduraan na kayo dyan sa harapan ninyo. Akala nyo okay lang, akala nyo may sipunlat, may plema. Si Mariosep, nakadiri. Hindi ako po, iba kayo po'y sumpa na ha mga meme. Kaya kayo po'y ingat-ingat kapag ganyan. Kapag nakakita po kayo ng ganyan ha mga meme, kontrahin nyo, sabihin nyo lahat ng sinasabi mong yan, ikinokontra ko at hindi yan tatalab sa akin, babalik yan sa'yo. Sabihin nyo lang po ganyan sa isip nyo ha mga meme. Huwag naman kayo magdadaldal dyan, baka mamaya ibigla masampal na lang kayo. Huwag nasasabi mo dyan, wala akong nagawa sa'yo. Tapos sinaksa. Ganun po ha mga meme, sa isip nyo lamang po, sabihin nyo sa kanya na ikaw kung ano man yung sinasabi mo sa akin masama, kung ano man yung pinapanalangin mo sa akin, hindi yan tatalab sa akin at babalik yan sa'yo. Ganyan. Bawa kayo may mga kaaway dyan, may mga lagi nang iintriga sa inyo, mga naiingit sa inyo ha mga meme, tas lagi ang sama ng tingin sa inyo pagkalabawa kayo nalabas dyan at makasalubong nyo ha mga meme, tas biglang duduraan kayo sa harapan na ganyan. Nako, kontrahin nyo yan. Murahin nyo siya. I-PI nyo siya. Oh, mga meme, i-PI nyo siya. PI? Ano PI? Yun mo, PI. Bago lang po kasing sabihin yan, mga meme. I-PI nyo siya. Tapos sabihin nyo, lahat ng mga sinasabi mong yan, lahat ng mga sinusumpa mong yan, ay hindi tatalab sa akin at babalik yan sa'yo. Ganun, pandilatan nyo rin siya. Aba, bakit? Sino ka?
Ganun po ha mga meme. At yun po'y napaka-inam na pang-ontra. O ganun po ang gagawin ninyo ha mga meme. Pero ngayon po mga meme, may gagawin pa tayo isang napaka-powerful na pang-ontra. At tayo po'y gagamit ngayon ng isang napaka-powerful din na sangkap ha mga meme. Ito'y isang uri ng halaman na talaga namang, nako, talaga nang sinasabing napaka-powerful at napaka-inam na pang-ontra sa mga ganyan. Mga sumpa-sumpat, mga usog-usog na ganyan, mga maldisyon at mga, yun nga, mga palipadhangin ha mga meme. Nako po, Mari Josep. Yan, ano ba yan? Ito po ha mga meme, tayo po'y gagamit ngayon nito ang ating oregano. Opo mga meme, nako, kayo po ba'y mahilig magagamit ng oregano? Nako, kayo po'y magtanim ng oregano ha mga meme. Kasi alam nyo po ba na talaga napaka-powerful po ng oregano? At alam nyo po ba, ito po ang tumulong sa akin ha mga meme. Nung tayo po ay nako, kasalukuyang naghihirap at talagang dumaranas ng nako, sakit na COVID-19. Kasi alam nyo po ba na napaka-powerful pong panggamot nito ha mga meme. Gamot din kasi ang mga oregano. Kayo po ay halimbawa kayo nahihirapang huminga, napakarami yung plema. Kayo po ay maglaga lamang po ng 7 pirasong dahon ng oregano sa isang basong tubig at yun po ay inumin ninyo ha mga meme. Araw-araw po hanggang mawala po yung COVID ninyo. Naku, Mari Josep. Opo, totoo yan mga meme, kasi ito lang po talaga yung ginamot ko ha mga meme. Nung tayo po ay nag-positive at yung lemon nga po ha mga meme, kasi talaga napaka-powerful po nitong mga dahon ng oregano. Yan, at ito po yung gagamitin natin ngayon ha mga meme. Kaya kayo po mga meme, magtanim-tanim po kayo ng mga oregano dyan sa paligid ninyo ha mga meme. Mas mainam pa po kung ito na lang po ang itanim ninyo ha mga meme. Na, kasi talaga naman po ito'y napaka-powerful ha mga meme. Pangunta pa po ito sa mga ahas at lamot. Oo, takot sila dito ha mga meme. Baka kaiwas pa kayo sa dengue. Oo, di ba gayan? Gagamitin natin ngayon ang power ng oregano. Nakos, Mari Josep. Katulad po nito ha mga meme to. Ito, meron ako dito ng laking-laki ha. O, pakita ko lang sa inyo ito. O, nakos, Mari Josep. O, kita nyo yan. Talagang ako po'y talagang nagtatanim ng mga oregano. At mainam na mainam po ito ha mga meme. Kung ito po'y ipapasok sa loob ng bahay ninyo. Yan. Maglagay po kayo ng mga halaman na oregano sa loob ng bahay ninyo. Kasi alam nyo po ba na aside from pangontra po yan sa mga negatibong enerhiya, napakainam din po itong panghalina naman ng mga positive energy. Para naman ang lahat ng kaswertihan ha mga meme, talagang dadating at papasok sa inyo. Opo ha mga meme, ito po isubukan nyo dahil talaga namang napaka-powerful po talaga ng mga halamang oregano. At ito po yung gagamitin natin ngayon. Oh, so yun ha mga meme, without further ado ay umpisa na natin ito. Dito po sa ating ritual na ito, may mga kakailanganin po tayo sangkap. Tayo po ay mangangailangan ng isang garapon na tubig. Kalahati lang naman po ha mga meme, mas maganda po kung tubig ulan. Yan, mga ganito po, kayo po'y kumuha lamang po ng isang bote na may tubig na ganyan. Mas maganda pa nga po kung gagamitin natin ay ang ating tubig ulan. Magsahot po kayo dyan kasi araw-araw naman umuulan na ha mga meme, Oktubre na. At dito po'y mangangailangan din po tayo ng konting uling ha mga meme. Ito po, murang-mura lang naman po ang uling ha mga meme. Makakabili kayo ng 5 piso dyan sa palengke o dyan sa tindahan ha mga meme. 10 piso, 5 piso, makakabili na po kayo. Uling po, kahit po yung mga medyo durug-durug, okay lang po yan. At dito po yung mga kailangan din po tayo ng 3 pirasong pako. Ito po, kahit ano po klaseng pako ha mga meme, yung kahit anong klaseng size, basta pako. Yan, meron ako dito parang 2x2, yung pang 2x2, na nakalaki-laki. Pagka ito yung napusok sa mukha nyo, talagang, ewan ko, serios. Tapos meron pa tayo dito yung concrete nail na kosmaryose. Itusok mo sa mata niya to, talagang bulag siya siguro dito. O tapos ito naman yung maliliit ha, parang isaksak sa lalamunan niya, talagang o di, baka siya hindi na makakain. Naku mas Mari Josep. Yan ha mga meme, kailangan lang po natin dito ng 3 pirasong pako. Opo ha mga meme, at dito po yung mga kailangan din po tayo ng konting asin. O yung ating pinaka-powerful ha mga meme na pangunta sa lahat ng mga negatibong enerhiya ang asin. At dito po mga meme, gagamit din tayo ng ating dahon ng oregano. Opo, tayo po yung mga kailangan lang po ng 3 pirasong dahon ng oregano ha mga meme. So eto po yon ang ating dahon ng oregano. Naku, Mari Josep, talagang ang bango-bango, talagang puputol-putol ko pala, talagang pipitas-pitas ko pala pag dito sa ating garden ha mga meme. Yan, so paano ba ang pagganap nito? Yun nga po, ito po may maaari natin gawin tuwing araw ng Martes o Biyernes ha mga meme. Naman po yung mainam natin gagawin ha mga meme sa umaga po, mga around 6:30 hanggang 8:30 po ng umaga, pagpapasikat po yung araw na ganyan, para talagang ang kanyang power ay talagang makukuha natin, para talagang i-activate dito sa ating ritual na ito. Tayo po humarap sa ating silangan ha mga meme, at kunin po natin ng ating bote ng tubig ha mga meme. So ito ilagay natin ganyan ang ating bote ng tubig. Pagkatapos po mga meme, kunin po natin ang ating uling ha mga meme. Tayo po maglagay lang po ng mga kainaman na dami ng uling. Yan, di ba po kailangan sobrang dami ha mga meme. Siguro mga 7 pirasong uling, okay na po yun. No? 2, 3, 4,
5, 6, 7. O yan ha mga meme, o 7 na to. Kainaman lang siya ha mga meme. 7 piraso o kahit konti, basta yung katamtaman lang ha mga meme, hindi naman sobrang dami. Yan. O 7 pirasong mga tipak ng uling ha mga meme ang kailangan natin dito. Pagkatapos po mga meme, kunin po natin ang ating, teka magpunas muna ako ng ano, parang madumi. O so eto na po ha mga meme ang ating tubig na nilagyan natin ng ating uling. 7 pirasong tipak ng uling ha mga meme. Tapos natin ilagay ang ating mga 7 pirasong tipak ng uling ha mga meme sa ating tubig. Mas mainap po kung tubig ulan nga po ito. Pero kung wala naman po kayong tubig ulan mga meme, okay lang din po yung tubig na galing sa gripo. Yan. Kanibawa na ilagay na natin po ganyan yung ating mga uling ha mga meme sa ating tubig, ay kunin na po natin ang ating 3 pirasong pako ha mga meme. Ito ang ating pako at ito po ilalagay na natin dito. Ito. Yan, kahit anong pong klaseng pako ha mga meme, basta kailangan po'y may tulis. Kahit anong pong laki yan, kahit anong size ha mga meme, pwede po'y mga gantong parang mga pang pakong bakya. O pwede naman po itong mga gantong parang mga concrete nail. O di ba ka, at ako si Mariosep, itong nako, nakakatakot itong isang to ha mga meme. Ito parang pang dos por dos, talagang pag ito'y napatusok sa mata niya, nako talagang bulag siya talaga si Mariosep. Yan, bakit kailangan ng pako? Kasi ito po yung kukunta baga sa kanya. Kumbaga ito po yung parang titingaro dyan ha mga meme. Sa daan niya, parang siya'y mapapako lagi kapag kayong ginagawa pa rin niya. Kung bagay ito'y kukonta nga sa kanya. Naku, hindi pagka ikumapako ka lang nito, yung Diyos Mariosep. Tapos yung kinakalakalawang pa, ay nakpo, sumra Yosef ha mga meme. Mas mainamab ko mga meme kung kayo po'y makakapaghanap ng pako may kalawang pa. Yun ay nakakapos, parang napaka-morbid. Pero ito po ha mga meme, okay lang po yung ganito. Yan. O ito po ha mga meme, kahit ano pong klase pako, pwede po yung concrete nail o yung mga gantong mga steel nail ha mga meme. Pwede rin po yung may mga ano, yung mga tingga baga. Para pwede ito yung yan, pagkatapos anong gagawin natin dito, ito po yung ilalagay na natin sa ating ito dito sa ating bote ha mga meme. Ilalagay na natin siya dyan para siya ang talagang magiging kumbaga pangon. Tara ha mga meme, ito ang tutusok sa kanila kapag ka talaga sila hindi pa rin talaga tumigil ng yung nga pambubwisit sa atin at talagang pagpapadala sa atin ng mga sumpa-sumpa na yan. Kung bagay itong kukonda sa kanila para matahimik na sila, matahimik na yung mga bunga nga nila. O yan, ilalagay na natin siyang ganyan. At pagkatapos po mga meme, kukuha po tayo ng ating, syempre ang ating mayor na sangkap, ang ating dahon ng oregano. Opo mga meme, kahit makuha lang po ng mga siguro katatlong pirasong dahon ng oregano na tayo mamimitas dito sa ating garden ha mga meme. Mari Josep, o eto. Nako po, Mari Josep talaga naman. Mamimitas pa talaga ako ha. Ito, isa, ito kunin natin itong medyo, ito parang medyo lush. O yan, dalawa, tsaka ito pong isang to, yan. Tatlo, parang medyo pantay-pantay, parang hindi naman makalbo yung ating garden. Yan, ipo mga meme, magtanim din po ng mga puno ng oregano ha mga meme, dyan sa mga pamamahay ninyo. At mas mainam po mga meme kung ito po ipapasok nyo sa loob ng bahay nyo ha mga meme. Kasi alam nyo po ba na aside po sa ngayon nga, ang ating mga oregano ito yun ako, napakainam na pangunta dyan sa mga negative energy na yan. Eh ito po yung napaka-powerful din pong panghatak naman ng kaswertihan ha mga meme. Nako, tos Mariosep, kapag kakay talagang in-imbibe nyo ang kapangyarihan ng mga dahon ng oregano na ito. Talaga namang, nako, sobrang kaswertihan ang dadapo sa inyo, ha, mga meme. At talagang yung mga negative energy na yan, lalong-lalo na yung mga inggiterang yan, ha, mga meme. Nako, na nasa paligid ninyo, kukontrahin yan ito, ha, mga meme. So, ito na nga po ang ating dahon ng oregano. At anong gagawin natin dito? Ito ay isasama na po natin dito sa ating mixture na ito ng ating tubig, ang ating uling at ang ating pako, ha, mga meme. Ito ilalagay na natin dito. Yan. So, ayun na, ha, mga meme. 3 pirasong dahon ng oregano. At pagkatapos ay kunin po natin ang ating asin. Kasi ito po ay bubudburan natin ng ating asin, ha, mga meme. Mari Josep. Yan, para talagang ito hindi po makontakt, mausog, ha, mga meme. Kukuha lang po kayo ng konting ganyan, parang konting dash of salt, ha, mga meme. Konting-konti lang naman po. Kumbaga, parang malagyan lamang siya, ha, mga meme. Oo, so ito po. Yan, at habang ito po ay binubudbud nyo dito, yan, kayo po ay manalangin, ha, mga meme, na ito talaga ay maging epektibo-epektibo talagang ito'y kukonta sa lahat ng mga negative energies na maaaring sumalakay sa inyo, ha, mga meme. Ibulong nyo ganyan. Yan, habang ibinubudbud natin po ang asin na ganyan. O, di baga, yan mga meme. At pagkatapos, anong nang gagawin natin dito?
ito po ay ating ibibilad muna sa sikat ng araw ha mga meme. Siguro mga 15 to 30 minutes po okay na po yon. Bilad lang po natin ganyan. Umaga po dapat ha mga meme. Magdaman po pahapon na yung mga parang padag-im na. Kasi negative na po yon. Kapag kayo po gumagawa po ng mga ritual na paggabi na, sa mga kaliwa po kasi yan. Eh, mga usually ganyan po yan. Yung mga negatibong enerhiya na po ang ma i-imbibe nyo dyan ha mga meme. So ganda po pag kayo umaga talaga na papasikat yung haring araw na ganyan ha mga meme. Mga around 6:30 hanggang 8:30 ng umaga para talaga yung power ng sun ay talagang putos na putos pa ha mga meme. Yan, mga 15 to 30 minutes lang po ay okay na po yung pagkatapos yung ipasok na po natin ha mga meme sa loob ng ating bahay at saan po natin siya ilalagay. Ito po ay pwede po natin ilagay sa ating mga altar o sa ating mga center table o sa may pintuan natin, sa may front door ha mga meme. Kayo po ay maglagay lang po ng isang bangkuan dyan o isang table dyan ha mga meme. Sa may side ng mga front door ninyo, mas maganda po doon sa may bandang labas. Pag sa entrance, baga, para kumbagay lahat ng papasok ng mga negatibong enerhiya, yung mga sumpa-sumpang ganyan, eh kukontahin na niya. Kumbagay maa-absorb na niya dito sa loob nitong ating botelyang ito ha mga meme. Mainam din po mga meme kung kayo pa makakapaglagay din po ito sa ilalim ng mga higaan ninyo ha mga meme. Kasi maganda po ito, may tubig po ito at saka may asin. Tapos nga po yung ating dahon ng oregano, talaga namang napaka-powerful po talaga itong makakontra nga ng mga lahat ng mga negativities. Opo mga meme, subukan nyo po ito ha mga meme. Kayo po ay gumawa nito at maglagay po kayo ito sa mga pintuan po ninyo, sa mga ilalim ng kama ninyo, sa mga bintana ha mga meme. Para lahat ng mga negatibong enerhiya na yan na gustong pumasok dyan sa atin ha mga meme, sa loob ng tahanan natin ay makokontra nito ha mga meme. Ito po ha mga meme, subukan nyo po itong gawin para po makontra natin ang mga sinasabing mga negatibong enerhiya na gustong pumasok sa loob ng ating tahanan at gusto tayong bigyan ng misfortune sa buhay. Kasi gusto nila tayong usugin, padalhan ng palipadhangin at mga maldisyon o sumpa ha mga meme. At hanggang kailan naman natin ito ilalagay dyan? Wala naman pong definite time ha mga meme. Wala naman po itong expiration. Hanggat ito po ay nag-a-activate ha mga meme at nagmamanifest, okay lang po yan dyan ha mga meme. Hanggang kahit isang buwan po mga meme, okay lang po yan. Basta tignan nyo lang po yung tubig ninyo kung siya po ay matutuyo. Kapag halimbawa po medyo umunti na tatutuyo na siya, tapos medyo hindi naman po kasi tumangangamoy mga meme kasi mabango pa nga ito mga meme kasi kontra pa nga po ito sa lamok ha mga meme. Yan, hayaan nyo lang po siya dyan. Tapos pwede nyo po itong pagtan sa susunod na pagbibilog ng buwan. Ang pag-dispose naman po nito, eh pwede nyo lang po itong ibaon sa lupa ha mga meme. Yon, ganun lamang po ha mga meme. Huwag nyo sasama yung bote. Kasi sayang ha mga meme yung ating bote ng Ladies Choice Sandwich Spread ha mga meme. Oo, so ito po ha mga meme. Ito po subukan nyo rin gawin para ma po kayo makakonta sa sinasabing mga inggit na yan ha mga meme. Kasi yan naman talaga po ang pinagmumulan yan ha mga meme. Inggit. Opo ha mga meme, kaya sila po ay nako kayo inuusog, kayo ay binabales, kayo po ay pinadadalhan ng mga kung ano-anong mga palipadhang at mga sumpa at maldisyon ha mga meme. Pwes kontrahin natin sila nito. Yan, at sabi ko nga sa inyo ha mga meme, tandaan nyo po, kapag kayo po ay laging may mga nakasalubong na yung mga taong galit sa inyo, tapos kayo po ay duduraan sa harapan ninyo ha mga meme, nako, sumpa po yan, kontrahin nyo yan ha mga meme, ibalik nyo sa kanya yung sumpa na yon. Kumbaga eh para hindi tayo talaban ha mga meme. At syempre dapat po mag-ingat po lagi tayo. At syempre ang pinakamabisa naman po nating pandepensa dyan ha mga meme. Tangontra dyan. Tayo po ay laging mananalangin ha mga meme. Magdasal po tayo. Tumingi po tayo lagi ng gabay sa ating Panginoon. Para tayo po hindi talaga talaban ng mga sinasabing mga sumpa-sumpa na yan. At mga maldisyon ng mga taong walang hiyang yan. Naku po, Mar Joseph. O so yun po ha mga meme. O basta ingat po kayo ha mga meme. Basta pag nakita nyo yan, naku, kontrahin nyo na po yan. Yung mga dura ng tao na yan. Naku, baka may missionary plema pa. Yak. Naku po, Mar Joseph. O so yun po ha mga meme. Sana po yung may napulot naman kayo mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa lahat ng mga kamalasan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to brush your teeth. I know you like it. Bye mga meme.